lumala ang kalidad ng pamumuhay ng 4 sa bawat 5 Pilipino sa gitna ng COVID-19 pandemic. Sagot yan mismo ng mga sinurvey ng social weather stations. Isa sa mga ipinatutupad kaya apektado ang kabuhayan ay ang mga lockdown tulad na lang ng gagawin sa 3 barangay sa Maynila. Saksi live si Jamie Santos. Jamie? Pia Egan, target ng lockdown na makapagsagawa ng expanded targeted testing sa mga lugar na may pinakamaraming COVID cases. Bago pa man ang oras ng lockdown, nakakandado na ang mga lagusan papasok at palabas sa Barangay 60, Zone 5 sa Tondo. Magkatuwang nabantay ang mga taga-barangay at Pulis Maynila sa 2nd pag-lockdown sa barangay. Inihahanda na rin ng barangay ang pagdarausan ng rapid testing bukas. Papayagan pa bang pumasok o lumabas sa inyong barangay? Wala na po, madam. Yung mga ano lang po, sa mga essential, saka po, yan po papayagan po ng mga kapulisan. Sa Barangay 163, Zone 40 na nasa Tondo, District 2, maagang nagpaalala ang mga opisyal. Maganda na po ang ating pangailangan sa 2 araw po ang lockdown sa ating barangay. 10 ang COVID positive sa Barangay 163 na first time ito total lockdown. Bumili na ng supplies sa mga may konting ipon. Kailangan po namin mag-imbak dahil po 2 days po. Kailangan din po sumunod sa patakaran ng barangay po. Ang mga walang-wala, pumila para sa ayuda. May babala si Kapitana. Everything that moves naman will be arrested. So hindi natin magiging problema yung paglabas nila. Kung lumabas sila, they lumabas sila at their own risk. 5 naman ang nagpositibo sa Barangay 844, Zone 92 sa Pandakan, na first time din ito total lockdown. Pinakiusapan ko ang lahat para hindi na lumawak pa ang virus na sinasabing laban ng COVID-19. Pagtulungan natin to lahat. Bago pumasok ng barangay, dinidisinfect muna sila. Lahat po ng mga aming boundary dispute, yung mga boundary gate, sinasara po lahat. Sinusigurado na walang makakalabas, walang makakapasok ng ibang barangay kasi dikit-dikit kami rito eh. Ang mga residente, namili na ng pagkain at tubig para may stock. Namimili na po kami for all 4 days na po na food, yun po. Mahirap ba yung walang labasan? Mahirap po talaga yung walang labasan. Sa datos ng DOH, pumalo sa 25 kada araw ang naitalang COVID-19 cases sa Maynila nang magpatupad ng GCQ simula June 1. Mas mataas ito sa average daily cases noong nasa mas mahigpit na ECQ pa ang Maynila mula March 17 hanggang May 15. Ang Tondo District 1, kung saan kabilang ang Barangay 60, ang may pinakamaraming COVID cases na 494. 221 naman ang COVID cases sa Tondo District 2 at 89 COVID cases sa Pandakan. As of June 17, mayroon ng kabuang 1,883 COVID cases sa Maynila. 112 ang total deaths at 584 ang total recoveries. Sa buong Pilipinas, hindi maikakaila ang kalbaring dulot ng COVID-19 pandemic lockdowns. Record high na 83% ng mga sinurvey ng social weather stations noong ECQ pa ang nagsabing mas masama ang kanilang pamumuhay sa nakaraang 12 buwan. 4 yan sa bawat 5 Pilipino at hindi pa kasama yung mga hindi na survey dahil walang cellphone. Pinakamaraming nagsabi niyan sa Visayas, bago sa Mindanao, Metro Manila at Balance Luzon. 10% ang nagsabi na hindi nagbago ang kanilang buhay, habang 6% lang ang nagsabing umangat ang antas ng kanilang pamumuhay. 1% naman ang walang tugon. Pia Egan, sa Maynila pa rin, ila-lockdown din ang compound ng Department of Justice. Makaraang 5 empleyado nito ang magpositibo sa COVID. Sasa ilalim naman sa self-quarantine ang mga judge at empleyado ng RTC na nag-oopisina sa Manila City Hall. At live mula rito sa Maynila, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi.